ng umaga ay nakapagtala po ng 197.68 meters po ang level ng Angat Dam. At ito po ay mababa ng mga 14 meters no, doon po sa normal high water level na sinasabi natin na 212. Mm-hmm. At mataas pa rin po doon sa minimum operating level na 180 meters na mga 17 meters po. Mm-hmm. Pero ano po bang antas na masasabing critical na po ito, sir? Ang talaga pong tinitingnan natin at dinomonitor natin ay pagka nakarating po yan o bumaba no, doon sa level na 180 minimum operating level, no? Sa ganito pong level kasi, mas binibigyan na natin ng prioridad no, itong water supply para po sa Metro Manila kumpara po sa ibang gamit kagaya po ng irrigation at hydropower. At sa ganito pong sitwasyon kasi sa ngayon ay nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya, mm-hmm. ay mas binibigyan importansya po natin no, yung tubig kasi nga po napaka-importante ng tubig sa pagtigil no, sa paglaganap ng COVID virus po. Mm-hmm. Sir, gaano kalaki ang epekto po nito sa mga consumer lalo pat ilang buwan na lang ay magtatag-init na? Magkakaroon po ba tayo ng rotational water interruption kung sakasakali po? Sa ngayon po, ito po yung ginagawa natin ng mga aksyon at tinatawag natin mga mitigating measures no, para po hindi naman maranasan ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at karating probinsya, considering nasa panahon pa rin na tayo ng pandemya, na makaranas ng kakulangan sa tubig. No? So ito po, pinagtutulungan po natin ito. Kasama po natin dito ang NWSS at ang mga konsesyonaryo at kasama na rin po yung NIA para po mamanage yung limitadong supply ngayon dito sa Angat Dam. Dulot na rin po no, ng medyo mababang level niya sa ganitong panahon po kasi dapat mga nasa 211 pa yan o 210 no? At halos may 10 metro po ang kababaan. Pero sabi nga po natin ay pinaghahandaan po natin ito para naman po hindi makaranas no, ng kakulangan ng tubig ang kababayan natin. Particular po itong mga panahon ng tag-init na medyo alam po natin baka mas mataas po ang gamit. At mas gusto po natin may reliable at sustainable na water supply pa rin po tayo. Mm-hmm. Ano po yung nakikita nating worst case scenario, sir? Lalo na sa mga consumers po. Sa ngayon po, ang tinitingnan po natin ay patuloy po na yung gusto natin i-maintain yung pasela po yung alokasyon no, na nararanasan ng kababayan po natin. At ang worst case scenario po, binabantayan po natin pagka bumaba po ng 180 meters yan. Kaya nga po sa ngayon po ang mga hakbangin po natin ay naghahanda po tayo no ng kagaya ng mga deep well at mga treatment plants ay ito po ay nakahanda na para po magkaroon ng karagdagang tubig kung sakali po magkaroon ng limitasyon no or adjustment sa allocation ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam para sa ganitong sitwasyon po ay hindi naman makapekto sa kababayan po natin itong kasalukuyang sitwasyon po sa Angat Dam na medyo bababa pong level. Ganun po man po, no? At ito po sa mga ginagawa natin, ay gusto rin po natin humingi ng suporta sa mga kababayan po natin, no? Para sa pamamagitan po ng tamang paggamit ng tubig at i-recycle at i-conserve po kung maaari para naman po hindi ganun kalaki, no? Yung demand na mararanasan natin at makatulong sa pag-control at pag-manage po ng release na natin sa Angat Dam. Sir, if I remember it correctly, dati may mga ginawa rin po mga cloud seeding. Ginagawa pa po ba yan ngayon? Kakailanganin pa po ba yan? At isa rin po ba to sa mga solusyon na maaaring makatulong po sa pagpapataas ng antas ng tubig dyan sa Angat? Tama po yun, no? Ito pong cloud seeding operations ay nakaready na rin po, no? At inasa po natin patulong po ito. At nakikipag-ugnaya din po tayo no sa NWSS sa pag-asa no kung ano po yung nararapat na panahon or timing kasi nga po pag magsasagawa ng cloud seeding operations ay kailangan po po ay nandoon sa tamang panahon at tempo no kaya po nakikipag-ugnayan tayo sa pag-asa kung kailan po pwedeng gawin ito at ang NWSS naman po ay nakahanda no para magsagawa ng cloud seeding operations po. Mm-hmm. Kung sakali po ba, may nakahanda na rin po ba tayong plano para sa rasyon ng tubig sa mga lungsod na maapektuhan? Sa ngayon po, opo, ito po ikasama sa mga paghahanda na ginagawa ng NWSS at mga konsesyonaryo no, kung sakali po magkakaroon ng karagdagang pangangailangan ng tubig
kagaya nga po ng mga deep wells at mga treatment facilities. Ganun po man po, no, ito pong mga tinatawag na mga mobile treatments at refilling stations ay palagi pong nakahanda yun, no, sa parte ng NWSS at ng concessionaryo na anytime po pwede mag-operate ito kung kinakailangan po. Pero sabi nga ho natin, isa po sa dalaga sa objectives natin sa ngayon ay paghahanda ay magkaroon po ng reliable, sustainable na supply ng tubig para po sa kababayan po natin, particular po ngayong panahon po ng pandemya na napaka-importante po talaga ng supply ng tubig po. Ngayon po nakikita natin na posible pa pong bumaba itong level ng Angat Dam. Ano po yung assurance na mabibigay po natin sa ating mga consumers, sa ating mga kababayan sa gitna po nitong nararanasan nga pong ganitong sitwasyon, sir, nasa inyo pong ere? Opo. Sorry po, no? Gusto nating bigyan ng abiso ang mga kababayan po natin, no? Tayo po sa pamahalaan, no? Ang NWRB, kapartner po natin ng NWSS at ang NIA rito, no? Ay tayo po ginagawa natin ng ating mga kulang hakbangin para po mapangalagaan itong supply sa Angat Dam para po mabigyan ng kasiguruhan, no? Yung supply ng tubig ng kababayan natin para po sa Metro Manila itong mga susunod na buwan po, particular ng summer. At ganun po lang po, no? Ay may rin po tayo na nag-request po tayo na pagtulungan po natin ito. At para sa kababayan po natin ay gamitin ng tama at magtipid po ng tubig para po mapangalagaan itong kasalukuyang sitwasyon po natin. Maraming salamat po NWRB Executive Director Sevilio David Jr. Magandang umaga po at ingat po kayo. Maraming salamat din po at magandang umaga po. Magandang umaga po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.